Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya inaligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang sinasabi po ng mga kasamahan ni Maine at Alden na mayroon pong pasabog na gagawin mamaya sa live ng Vivo Philippines. Mamaya po yan sa Facebook page nila. Ano kaya ito na aminan ng magaganap? Hindi ko po sinasabi na tungkol ito sa kanilang relasyon pero sabi nga ng mga friends natin dyan, lalo na ni Ate Lou, no, sabi niya po rito, abangan natin mamaya ang live nila at may pasabog daw po talaga na magaganap na mala Marvel. Yan ang ating idedetalye. Nung una hindi pa ako naniniwala, pero nung makita ko yung story ng brand manager ng Vivo Philippines, doon na ako naniwala na mayroon talagang pasabog na magaganap mamaya. Okay? Idedetalye natin yan. Kasama rin po ang mga detalye na ibibigay natin ngayong araw ay yung pumapatungkol po sa mga Aldev fans na nagpunta mismo sa opisina nitong si Congressman Onyx Crisologo. Nag-post na po kasi ng pasasalamat si Congressman Onyx Crisologo. Kami po ay natutuwa at nagpapasalamat sa mga Aldev fans na talagang nagtungo mismo sa opisina ni Congressman Onyx Crisologo. Kahit tumarindi kayo dito, no? Onyx Crisologo at hindi si Panot, okay? Upang ipabatid po ang personal na pagsuporta ng mga true-blooded Aldev fans, no? Kay Congressman. Para, alam niyo yun, parang naman maging formal. Hindi naman yung lagi na lang natin sinasabi online, di ba? Sa paraang ito, nalaman po mismo ni Congressman ang mga kabalustagan ng kampo po ni Panot para lang po sa politika at showbiz. Mamaya idedetalye din po natin yan at pag-uusapan din natin ang iba pang mangyayari sa Vivo Live mamaya ni Lamine at Alden na dapat po nating malaman, okay? Excited na talaga ako. Nakapag-request na po ako ng flex time sa aming opisina. 10 PM po ako mag-i-in. No? Yun nga lang, 7 AM po ako ng umaga makaka-uwi bukas. Ano? Okay na yun. Gusto ko po kasi talaga mapanood ang Vivo Live ni Mina tsaka ni Alden. Walang ibang iniisip, di ba? Minsan lang kasi talaga to. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsuporta at pagmamahal kina Mina at kay Alden nang wala pong ibang inihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa niyo po ang buong Pinas show business ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin, pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang iniintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happening sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Regina Christy Limpo. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, that's Philippines Press nowadays. There's a price tag. That's the reason why I don't read their news anymore. I'm happy to see that Aldev Nation is very intact. And even members who were quiet for some time are now all back in full swing. God bless everyone. Let's show the world our power and show Alden and Maine how we love them and how we are all supporting both of them. You are correct po, Miss Regina Christy Limpo. Not just Abaya CBN, not just GMA Network, even the other media, you wouldn't know what's gonna be the real thing. Unless you yourself made efforts to know everything like what we're doing here. Diba? And about what you've mentioned, that's true. Thank you so much to the quiet fans that until now, makikita mo na sobrang lakas pa rin ng pagsuporta. Doon naman po sa mga bumaligtad na, kung makita nyo po sila, no, yung mga umag na vloggers na yan at iba pang mga personalidad na ang laman po lagi, no, e content nila ay si Mina tsaka si Alden. Ngayon babalik-balik sila. Wag niyo na lang kung pansinin. Okay? Kasi kung kasama po talaga natin yan ng personal, ipalalamon ko sa kanila yung mga pinagsasabi nila na talagang nag-a-agree sila sa mga sarsuela na yan. Nakatikim lang ng bayad kay Panot, eh, baligtad ka agad, di ba? At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay X Memes Gaming. Sabi niya rito, kung totoo ito, wala silang pinagkaiba sa Lazada. Money is the root of all evil. Naimpluensyahan o tinakot sila. Wala ba silang sariling decision at natakot?
kahit baguhin man nila ngayon, di na mabubura yun. Naunang pahayag in that baka daming mag-back out sa kanila. Ako naman, eh, ito lang naman ano, ako na mismo ang magpapatunay sa'yo, Mims Gaming, I don't know what's your real name, pero totoong-totoo yun. Nang ma-receive ko yung script na binibigay po sa akin ng Pinas Showbiz News ngayon, agad kong pinuntahan yung website ng Mega Magazine. Doon ko nga po nakita, no, inamin nila lahat about Maine and Alden. Tuwang-tuwa ako nang mabasa ko yun dahil kinumpirma na rin po nila. At this time, maganda pang may reputasyon pa, no, na magazine ang nagkumpirma nito. Tapos, bigla-bigla, sa isang pitik lang, sa isang kurap lang, pag-check ko ulit sa website nila, aba, naisingit ka agad si Panot. Tapos, nang nilagay nila sa kumpirmadong salita, sa confirm, pinalitan nila ng suspecha na lang daw. Diba yung mga bagay na yon? Kaya nga, mapapatanong ka talaga, magkano kaya ang napag-usapan? Sino kaya ang mga alagad ni Panot ang umariba sa pagbabayad? Diba? At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Ms. Doris Latupan. Sabi niya rito, whatever Mr. Pinas, di na nila mababago ang una nilang binalita. Marami na ang nakabasa at matatalino ang mga admins ng ADN. Di naman tayo siyo nga. At isa pa, di nila kayang pagtakpan ang katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Kaya ako, di nagbabasa ng mga pahayagan o magazine. Di kasi totoo ang mga laman ng balita, lalo na sa entertainment. Mabuti pa nga, let's not talk about those foolish tabloids. Let's focus on our BBs, Alden and Maine. Congrats sa kanila sa buong ADN and of course, sa Vivo Philippines. Wow, in just 2 days, 16.8, wala pa nga pong 2 days, Miss Doris Latupan, di ba? Halos mag-20, no? mag 20 million views na sa TikTok yung video ni Maine at saka ni Alden. Pero, magtataka ka, wala pa rin media, di ba? And then, ito ngayon, ano, unbeatable talaga, ibang klaseng chemistry nila, napakalakas, dumadagong doon. Can't wait na tonight. Excited much, all the forever, happy Saturday everyone, thanks Mr. Pinas. Pakiramdam kasi nila, Miss Doris Latupan, ang alam nyo yun, yung mga Alden fans ay pipitsuging tao lamang, di ba? Para lang sumuporta kay Maine at kay Alden, kung yung mga taong yan ay kung sino-sino lamang po, no? Hindi po ako sa nagyayabang, yung mga fans ni Maine at saka ni Alden, makakabili ba yan ng tagto 27,000 hanggang 29,000 na cellphone na ini-endorse ni Maine at saka ni Alden? Katas po ito ng tunay na pagmamahal nila kay Maine at kay Alden. Na tuwing minsan lang silang pagsamahin, eh talagang todo ang effort sa pagsuporta. Sino ba si Maine at Alden? Para si Lola Granny ay ipareserve ko ng isang unit na yan na pagkamahal-mahal. Diba? Napakasimple lang po noon, bumalik tayo sa 2015. Hanggang ngayong 2022, sila pa rin po ang mahal na mahal nating mga inspirasyon. Maraming salamat po at sa lahat po ng nag-comments. Ano, hindi na ako mapakali, talagang excited na ako ngayong gabi. Tulad po ng nangyari sa kanila ng TokTok PH. No? At sana huwag magkaroon ng technical difficulties. At ito na nga, mamaya, pwede po kayong manalo ng cellphone at mga pirmado ni Maine at saka ni Alden ng mga giveaways from Vivo Philippines, ano? Ang gagawin nyo lang po, pupunta lang po kayo sa official Facebook page ng Vivo, tapos, syempre, manonood kayo ng live nila, isi-share nyo lang naman, tapos sasagot lang po kayo sa comment section po, no, sa mga katanungan nila. Grabe nga naman yun, ano? Ganun lang kadali at mananalo ka na ng brand new na cellphone na pagkamahal-mahal, ano? At ang gagawin nyo lang, yun lang, yung pagkakasunod-sunod lang na yun, ano? Ganun lang po kadali, manood ka lang, kahit na ang focus natin doon, si Maine at si Alden. Tapos may chance ka pang manalo ng phones and merchandises. San ka pa? Diba? At muli, maraming salamat po sa mga Alden fans. Alam nyo kung sino-sino kayo na nagtungo sa opisina ni Congressman Onyx Crisologo at nagpaabot po ng mga tarpaulin bilang pagsuporta po sa kanya at sa personal po na pakikipagkwentuhan at alam nyo yun, ipinabatid ninyo, no, sa kampo ni Congressman Onyx Crisologo ang pinaggagawang kabulastugan ng kampo nila Panot kay Maine Mendoza para sa showbiz at politika. Nagpost na po si Congressman Onyx Crisologo sa kanyang Facebook page, nagpapasalamat po sa buong true-blooded Alden fans at kinumpirma niyang alam na niya ang ginawa o ginagawa po nila Panot kay Maine. Kung ano man yon, naniniwala ang aming team na mababawasan o di naman kaya ay matitigil na ang panggagamit kay Maine unless umandar na naman ang pera.
uunahan ko na po kayo, no? Kung sabihin nilang may ganap si Maine at panood sa Feb 14, araw na mga puso, puntahan nyo lang ang IG story ng kanyang nanay, ni Ibyang. At doon nyo po mapapanood at maririnig na nagpaalam si Ibyang sa kanyang anak dahil may lock-in taping sila. Pag lock-in taping, hindi po nakakalabas. Kaya lahat kami nakahanda na sa mga posible nilang gagawin. Pero syempre, focus muna tayo kay Namina T. Alden. At para naman sa sentro ng ating mga updates, i-call out ko lang si Mengalo Kaloka. Post ng post na trending daw po yung hashtag nila. Pagtingin ko, Diyos mio, Santissimo Trinidad, iisang libo lang, bulag ka ba? Ba't ayaw mo ipakita yung hashtag ng mga Alda fans nang malaman mo ang definition ng trending? Di ba? Hindi nyo alam, mas marami pa yung kulangot naming mga kumpara sa mga toxic mainers na yan, ano? At mga Armin fans. At mamaya nga po, no? Nabanggit po ni Ate Luna, may aminan na magaganap. Syempre, nung una, di ako naniniwala, pero nung nag-post na nga po yung brand manager ng Vivo Philippines na may pasabog mamaya na mala Marvel, doon lang po ako naniwala. Brand manager na nagsabi niyan, ha? Nag-story niyan. Kaya syempre, no? Abangan natin kung ano man yan, dapat nating abangan yan. Kita-kits po mamaya. Again, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.